your association, would at least recognize that we are employing an entire government approach to the problem. Do not sit there as if we're the only ones right. We're trying to achieve total health. Who wants COVID to kill people? Are you saying that only medical frontliners are concerned about the health of the people? We all want to save lives. We're crying out loud. No one in government wants a single life lost. No one. How dare you think that we are not considering steps to prevent the loss of lives? Relax, partner, relax. We may have to hear this. Government approach, thinking about economic ramifications, thinking about people who will go hungry, does not mean we care any less. And let me point out to everyone, this group, they have never said anything good about government response. Viral sa social media ang eksklusibong video na ito na nakuha ni Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer. Sa naturang video, nang gagalaiting pinagagalitan ni Presidential Spokesman Harry Roque si Dr. Maricar Limpin, ang presidente ng Philippine College of Physicians, sa pagpupulong ng Interagency Task Force. Ikinadidismaya kasi ni Roque na mistulang pinagmumukha ng mga doktor na walang pakialam ang pamahalaan sa mga namamatay dahil sa virus. Humihirit kasi si Limpin na huwag munang isailalim sa General Community Quarantine ang Metro Manila dahil tiyak na marami ang mamamatay dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant. So, at this point in time, ang marinig ho namin na GCBQ means na patuloy na tataas and definitely hindi ho natin kakayanin na, and we are begging you to please, place na lang po ninyo yung NCR and the other places po, no, dito sa Pilipinas on ECQ. And we would like to request na sana po ay gawin po ninyo na hard ECQ. Meaning to say, yung tunay na ECQ, hindi po yung ECQ na katulad nung nakita natin nitong August. Kasi yung nangyari ang meeting noong Martes, September 7, isang araw bago binawi ng pamahalaan ang implementasyon ng granular lockdown sa Metro Manila. Sa ipinakitang asal ni Roque, taliwas ito sa kanyang pinauusong hashtag sa kanyang mga social media account na kalma, ako lang to. Agad naman na humingi ng paumanhin si Roque. Ayon kay Roque, tao lamang na nagkakamali. Paliwanag pa ni Roque, naging emosyonal lamang siya sa panukala ni Limpin na isailalim sa hard lockdown ang Metro Manila ng 2 linggo. Well, una-una po, kinukumpirma ko po, no, na tayo po ay naging emosyonal at pasensya naman po kayo, tao lamang. Pero ayon kay Roque, nais lamang niyang bigyan ng boses ang mga manggagawa. Hirap na kasi niya makaagapay ang mga ordinaryong Filipino dahil sa mga lockdown na ipinatutupad ng pamahalaan. Wala na kasi niyang trabaho at walang makain ang mga ordinaryong Filipino. Kung meron po akong na-offend sa aking pananalita, well, humihingi po ako ng abiso. Pero kinakailangan na pong pakinggan natin ang boses ng mga hindi naririnig sa IATF, ang hanay na naghihirap at nagugutom. Agad namang nilinaw ni Roque na bagamat hindi naging maganda ang kanyang pag-aasal, hindi naman siya nagmura sa pagpupulong. Hindi po ako nagmura. Naging emotional po ako, pero naging emotional din ang si Dr. Limpin, napayak din po siya. Umiyak siya bago po ako naging emotional. Kasi nga nag-react ako na parang kapag hindi ka sang-ayon sa hard ECQ na lockdown, eh parang gusto mong mamatay yung mga kababayan natin. Hindi po. Walang gustong mamatay ang ating mga kababayan. Nag-iisip nga lang tayo ng pamamaraan kung paano manatiling buhay at magkaroon ng hanap buhay. Now, apology. Yung mga na-offend po sa manner, I apologize. Kung na-offend po kayo sa manner, but the message remains clear. Kinakailangan naman po, pakinggan din natin yung hanay ng nabibigong. Huwag po na parang tayo ay nasa clinic na walang pakialam ko anong nangyayari sa totoong buhay. Huwag naman po. Sinabi pa ni Roque na isang classified meeting ang pagpupulong ng IATF na dapat sana ay sekreto ang mga pinag-uusapan. Chonayu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.